issue nito mga sir, yung overheat, tapos yung check engine, kung saan ang lumalabas sa panel. Ayan, magandang araw mga sir. On the click na naman yung ating gagawin. Ayan, issue nito mga sir, yung overheat, tapos yung check engine, kung saan ang lumalabas sa panel. Kahit na malamig yung makina, ayan, kahit malamig yung makina, pag on mo pa lang, lumalabas na yung ano. Off natin uli. Ayan, lumalabas yung check engine saka yung overheat. Yung logo na yan. Ayan. Hindi nawawala kahit malamig yung makina. Tapos ang nangyari ito. Pinabilis siya ng mga sensor na. Nakatatlong sensor na siya. Ito dalawa yung dito. Pangatlo yung nakalagay dito. Ayan, bagong-bago pa yung nilagay doon. Kasi nga, inala nila ito yung problema. Tapos nagpalit na rin daw siya ng thermostat kasi akala nila yun ang problema. Yun, nung pinalitan lahat, ayan, oh, ganun pa rin yung problema, lumalabas pa rin yung check engine tsaka yung ano, yung overheat na yan, yung logo na yan. Ayan, tapos ang sinasuggest ulit sa kanya, napapalitan yung water pump. Pero hindi naman sila yung water pump. Kapag tao ganyan, yung problema, malamig yung makina pero lumalabas yung logo na yan, ibig sabihin, wala sa makina ang problema. Ang problema niyan, nandito sa wiring. Yan. Basta ang nangyayari kasi dito mga sir. Pupo nga ating makina. Ay, yung susi. Kasi ang nangyayari dito mga sir, kapag once na nagre-reset kayo, o nagre-reset sila sa pinagpapagawan ninyo, hinahatak nila tong sensor na to, lalo kung hindi nila matanggal dito sa pagkaka-clip dito, dito, hinahatak nila yung wire. Kaya nangyari, yung wire dito, nahatak. Ayan o. Luwabas na siya ng konti. Ayan. Kaya kapag ka magre-reset kayo dyan mga sir, dapat huwag nyo hahatakin yung wire. Hahatakin nyo dito. Ayan. Tapos ang tayo pang mga pinabili, hindi naman yun ang problema. Ayan. Para masolusyonan natin yan mga sir, ito lang po yung i-check natin, yung socket na to. Kasi kapag may problema yung motor o yung mga water pump, kusang titirik yung motor o ihinto yung motor kapag makina ang may problema. Yung dito, hindi naman siya tumitirik. Talagang kusa lang lumalabas, kahit malamig yung makina, lumalabas yung logo na dalawa. Kasabay ng check engine. Yan, tinusok-tusok pa rito. Para matanggal natin yan, kailangan natin itong i-check to. O walwal, mas maganda kung may mabibili tayo ng ganito, mas maganda, bilhin na lang tayo. Dito, dahil wala tayong available, gagawin natin. I-check natin to, ayusin natin kung may paraan pa. Basta kung sakaling ganito yung problema ng motor ninyo, huwag muna kayong bumili ng parts kasi hindi naman yun ang problema. O baka hindi nyo rin magamit, sayang lang yung parts na bibili ninyo, hindi magamit. Ito kagad yung titingnan ninyo, ito nasisira kasi ito pag minamanual receipt nila, lalo kung hindi maingat yung magmamanual receipt, dyan nagkakaroon ng problema. Ayan, sige, ingat ka. Ayan, ang gagawin ko dito mga sir, tutusukin ko siya. Oo, sa linggo na lang. Ayan, tutusukin ko siya ng matulis. Ayan, iuusok ko yung wire sa iuusok ko ito, itutulak ko pa ganun kasi ang kwan, parang lost contact siya. Tapos yan o, kumbaga yung sa loob ng socket na to, kumbaga nag-lost for connection na siya, lost connection na doon sa mismong sensor dito. Kasi kapag ka ito tinanggal mo, yan, try natin tatanggalin ito. Kapag yan ang tinanggal natin mga sir, kapag inon mo yung sauce, yan, lalabas yan, yung dalawa na yan, lalabas yan. Kaya ibig sabihin yan, for connection lang siya. For connection lang siya. At walang problema ito. Kasi kung hindi siya, kung wala, kung example na lang, walang problema ito, hindi sasabay yung check engine indicator niya. Kung ang may problema ito, o-overheat lang siya ng o-overheat. Kusang mamatay na yung motor. May kaso ang nangyari, lost contact. Kaya pagka-on mo pa lang, sabay na yung dalawang ilaw na yan. Kaya ang gagawin natin ito, tutulak ko ito.
Yan, tapos mamaya susungkitin ko yung pinakaibabaw niya. Kasi tulak yun ito mga sarap. Ayan, tinulak ko na yung wire pabanti doon. Eh, susunod naman natin yung dito. Yan, yung tanso na yan, gagawin natin, yan, may pagtusok akong maliit na matulis, gagawin ko yan, yan, yung dalawa kabilaan, i-gagawin ko. Para kapag kasinuksok natin dun sa sensor dun sa loob, pit na pit uli siya at hindi siya naglulos. Oh, ayan, tinusok ko na. Ayan, nilabas ko na. Tapos ngayon, titesting naman natin. Kaya, ibalik. Kaya dapat kapag ka magma-manual reset kayo, dapat yung maliit na paper clip ang gamitin ninyo. Ayan, pinalik ko na. Diba, nawala na yung ano, yung overheat na logo. Check engine na lang yung nawala. Ay, yung ano, yung lumitaw pala, check engine na lang. Ayan, para mawala yung check engine na yan, gagawin natin, pupunta tayo dito sa may ano, sa may battery. Tatanggalin natin to. Yan, tatanggalin natin to. Kasi papasakan natin ng ano, ng paper clip. Gamitin yung paper clip, yung pinakamaliit o pinakamanipis. Yan, ipapasak natin dito. Ang kukunin yung wire, yung ano, yung brown saka green na may line na itim. Yan, suksukan nyo ng ganyan. Green saka brown na may guhit na ano, yung green na may guhit na itim. Tapos i-on natin. Ayan, hayaan lang muna natin siyang magbilang kung ilang blink yung sinasabi niya. Ayan, 7 na blink. Tapos off natin uli. On natin uli para magbling uli. Yan, tapos patayin natin. Tanggalin natin yung siniksik nating ano. Paper clip, saka natin i-on. Ayan, nawala na. Tapos ang gagawin natin diyan, magma-manual reset na lang tayo ulit. Kasi naka-install pa rin yung ano, yung code na 'yon sa ECU natin. Ayan, wala na. Tapos mamaya try natin pandarin. Yan, tatanggalin ko ulit ito mga sir kasi mag manual reset ako. Yan, ito yung pinaka maliit kasi ito pinarehas ko dun sa ano, sa loob nito na parehas lang sila kalaki, kaya ganito yung ginagamit ko. Hindi ako gumagamit ng sobrang laki kasi nasisira. Tapos kapag nagtatanggal kayo nito, ito dapat yung hatakin nyo, huwag po yung wire yan dito kasi minsan din mahirap din talaga ito magtanggal. Yan, suksok natin. Ayan, nasuksokan ko na. Tapos kung sakaling ano, kung ganun pa rin yung problema niya, balik pa rin ang balik, ang gagawin niyo dyan mga sir, kuha kayo ng hibla ng wire, yung maliit na wire, isuksok nyo dyan. Tapos kailangan mailabas nyo. Ganito rin yung magiging design niya. Kaso tag-iisa, hindi magdudugtong. Para pag sinuksok nyo siya, pit na pit dun sa pinaka sensor sa loob. Yan, lagyan nyo siyang ganyan. Tapos dito uli. Yan, may nagawa na akong video na ganito mga sir kung paano mag manual reset. Yan, bali hindi ko na sa inyo ipapakita. Ayan, binalik ko na. Tapos ko na rin siyang ano, manual reset. Yan, alamapin nyo lang po yung ano, yung video ko dito kung paano mag manual reset. Basta gamitin yung ano, pang tusok, yung manipis lang.
Ayan, nawala na. Tapos i-check natin muna ng painitin kasi sabi bumabalik-balik daw. Kasi nga gawa na naglulos lalo kapag natagtag yung sensor na naman. Ayan, lalabas na naman. Ah, ito, itatry natin galaw-galawin. Ayan, wala naman. Basta ganun ang pagawin nyo kung sakaling ganito rin yung problema nyo, labas na labas pero hindi naman dumiinto yung motor, kumbaga lumalabas lang yung logo, una nyo hanapin yung sakit po. Ito yung sakit nandito. Ayan, yun lang po yung huwag mo nyo na ibibila ng ng mga sensor o water pump o thermostat kasi baka hindi naman yun ang kailangan natin. Ayan, bali binalik ko na yung upuan nyo. Tapos ayan, medyo kanina-kanina pa natin yung pinatay. Check natin kung lalabas pa rin. Ayan, hindi naman na siya lumalabas. Kasi pagka malamig. Ayan. On and off natin. Mayroon pa. Ayan, tagapasay pa sila si sir. Dumayo pa rito kasi doon daw sa pinagpapagawa niya. Hindi raw makuha-kuha. Kung ano-ano na lang daw yung binabibili sa kanya. Ayan, wala naman na. Ayan, bali okay naman na. Ayan, makakawin na sila. Okay.